Mga kamamshis, ngayon, ito na po ang sinabi kong ibablog ko ang paggawa ko ng daing, one day dried daing. Okay? Ito pong klase ng isda ang tawag sa probinsya namin is karaho. Yung tawag ng gagawin ko sa, yung tawag sa amin itong gagawin ko is lamayo. Ito po, so, mayroon po tayong limang daing na karahong isda. Idadry lang po natin para mag-absorb po yung lalagay nating mga panglasa. Idadry po natin para ma-absorb talaga yung pampalasa natin. Ito po ay version ko lamang. Hindi ko po alam sa iba kung paano. Kung meron po kayong mas masarap na suggestion na gawin dito, please comment below. Thank you! Ngayon po, muna natin ilalagay ay asin. Kailangan po, siguraduhin natin yung lalagyan natin bawat isda ng asin. Huwag mo sobrang ano, sa akin kasi konti lang asin para hindi sobrang alat. Sunod natin lagay ay ang pamintang pino. Tapos po ng paminta, lagyan po natin ng bawang. Mas maraming bawang, mas masarap. Tapos ito, mga mamis, ang twist po dito ay lalagyan ko ng paprika for smoke taste effect. And for the additional color. So, plain lang kasi pag white. So, lagyan ko siya ng kunting paprika. Itong isda natin, mga mamis, isa kalahating kilo ata. Ito more or less. Kasi hinati ko siya sa dalawang bahagi. Yung kalahati, gagawin kong paksiyo. Ito, ginawa kong daing. Only 160 per kilo. Yun mga kamamshis. After that, lagyan natin ng kunting suka. Kunting suka. Rub lang natin nicely. Na-distribute ng mabuti ang ating lahat na ingredients. I-leave muna natin ng mga 5 minutes bago natin ibilad sa araw, mga mamshis. Para ma-absorb ng mabuti ang lasa. So, ito kasi hindi siya kinaliskisan. So, dito, para ma-absorb talaga, gusto niyo po, para manuot talaga hanggang loob, lagyan niyo ng tari dito. Pero sa akin, okay na to. Pumamamshi. So, leave lang natin ng up to 5 minutes bago natin i-dilad sa araw. So, 5 minutes is over, guys. Ilalagay na po natin dito sa improvised dilada ng
isda na hindi na po ginagamit. So guys, tayo mga madiscarding nanay, lahat ng paraan gagawin para sa mga anak at pamilya. Okay guys, so ito, mamayang mga 5 o'clock kukunin ko na to. Right, maganda yung ganito lang kainit guys, para so hindi sobrang matigas yung ating isda. So wait natin hanggang mamayang 5 o'clock guys. Ayan guys, syempre may partner siyang pantake para pangontra sa alagang pusa. 6 and a half hours later.